Magsitayo po ang lahat. Sa kamatayan, aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa ika-anim tayo na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Sino ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa bida ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin ang intensyon para sa lahat ng mga tatanggap ng pagkumpel na sakramento na suma sa kanila na ng puspos ang Espiritu Santo. Mga kapatid, pagkatapos ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, babalik si Jesus sa piling ng kanyang Ama. Isusugo niya ang Espiritu Santo na kikilos sa kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, may ipagpatuloy ni Jesus ang kanyang misyon. Ang Espiritu Santo rin ay kaloob sa atin bilang kaagapay, kagalakan at lakas. Sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kapiling natin ang Espiritu Santo. Buksan naman natin ang ating mga kaluuban para siya'y patuloyin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, inilagdarapan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Haring ng langit, Ama na kapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Cordero ng Ama, ikaw na nag-aalaga.
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tulad na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ito lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, gawin mong sumasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinananalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y bininyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa Diyos, sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y nagahari, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw.
Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos ay inyo at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya'y aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa akin aral, amat ako'y mananahan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo
kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita sa sanlibutan. Ngunit ako ay makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Kasama ko po ngayon si Father Yolito Itoy Ignacio. Siya po ay nakaupo na po doon. Dati po siyang nagkasakit, pinagaling siya ng pong Jesus Nazareno. Nasa ika-anim na linggo na po tayo ng Pasko ng pagkabuhay ng pong Jesus Nazareno. At malapit na po ang mga araw na ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa 21 ng Mayo at ang Pentecostes sa 28 ng Mayo. Kaya ang ating mga pagbasa po ngayon ay patungkol sa Espiritu Santo, ang Paraklito. Kaya po sinasabi sa ating unang pagbasa na ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Versikulo 17, Kapitulo 8 ng Gawa ng mga Apostol. Itong Espiritu Santo ay nasa hinilang na ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 65, ang sangkalupaang nilalang ay galak sa puon sumisigaw sapagkat dakila ang Diyos at siya ay laging gumagawa ng kabutihan para sa atin. Sa pamagitan ng kanyang diwa, mayroong paglikha. Sa pamagitan ng kanyang espiritu o tinatawag na ruach, siya'y suma sa atin. At itong Espiritu Santo, sa ating pangalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang sa 18, ito yung nagbigay buhay. Kaya sinasabi nga sa versikulo 18, Kapitulo 3 ng unang sulat ni San Pedro, siya'y namatay, ang ating Panginoong Hesus namatay, ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Mahalaga po ito sapagkat ang Espiritu ay kapangyarihan ng buhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 15 hanggang 21, ang ating Panginoon naman ay nagbibigay sa atin ng mga panibagong turo. Ito ay bahagi pa rin sa huling hapunan ng ating Panginoon na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, na kung saan ngayon ay nagbibigay po siya ng dalawang mahalaga na ideya. Una, ang umiibig sa akin, sabi pa niya, ay sumusunod sa aking kautusan. Pangalawa, manalangin kayo sa Ama at ibigay sa inyo ang Paraklito o Patnubay. Ito yung napakahalaga sa tatlong bahagi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, na sa versikulo 15 hanggang 17, ito yung pagbibigay ng Diyos na Ama ng Paraklitos na sa atin po dito sa ating Ebanghelyo tinatawag na Patnubay. At sa versikulo 18 hanggang 20, hindi iwanan tayo ng Panginoon na mangungulila dahil
ipadala niya ang Espiritu na suma sa atin. At pangatlong bahagi ay sinasabi na ang mga biyaya ng matanggap ang Espiritu Santo ay umibig na kung saan suma sa Ama ang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo ay suma sa atin at tayo'y suma sa Kanya. Ito yung ating pagkaroon ng presensya na puspos ng Espiritu Santo ang simbahan. Kaya narito tayo at nagkakaisa ngayong araw na ika-anim na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na linggo din ng mga nanay. Palakpakan po natin ang mga nanay. Sapagkat ang mga nanay, karamihan po sa mga nanay, kasama 10 na ang mga Pinoy na halos umabot na ng 10 milyon ay nagpunta sa ibayong dagat, humiwalay, umalis, humayo upang isuporta ang pamilya dito sa Pilipinas sapagkat ang ating kalagayan, wala pa po tayong fiscal program for economic recovery dahil saan po napunta ang mga kayamanan natin, hindi po natin alam. Basta wala tayong fiscal structure at saka program na magkaroon tayo ng tunay na pagtayo bilang isang bayan na economically progressive kahit na maraming resources ang Pilipinas. Pero dito po natin tingnan na sa kabila ng lahat, atin pong tingnan sa ating ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay nagpaalam na na siya ay pupunta na sa Ama, siya ay mag-alay ng buhay sa pamagitan ng kamatayan sa cross, ngunit hindi tayo mangungulila sapagkat ang kanyang presensya ay nariyan lang sapagkat ang Espiritu Santo ay suma sa atin. Atin pong tingnan ng Espiritu Santo ay nag-iiba na ang pagtuturo mula sa pagiging pneuma na makita po natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 4. Ngayon, nagiging paraklito na. At kung tingnan natin ang paraklito, ito ay 5 beses lang nabanggit sa Bagong Tipan at nabanggit lang 4 na beses dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan at 1 beses lang sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, beses 1 sumusunod, ang salitang paraklito. Itong paraklito, ito yung diwa, ito yung Espiritu ng ating Panginoon, ito yung Espiritu Santo na tinatawag sa Lumang Tipan sa hinirang na bayan ng Israel na Ruach, Ruach Elohim, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu na naglika at Espiritong nagbibigay lakas, but ito rin ang Espiritu na nagbigay inspirasyon. Ngayon, kinakailangan din natin ang Espiritu Santo upang maging matibay ang ating buhay panampalataya. Upang tayo sa panahon na tayo may matinding pinagdaanan sa buhay, nariyan lang ang diwa ng Diyos. Nariyan lang ang Kanyang Espiritu Santo sapagkat kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailanman hindi tayo iiwanan na mangunglila sapagkat ang presensya niya ay narito kasama-sama natin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya si San Juan Pablo II sa kanyang apostolic letter na Dominum et Vivificantem, Dominum, Panginoon, et at Vivificantem, nagbibigay buhay, sinasabi niya sa numero 4, sa itong dokumento na ang Espiritu Santo ay magpapatibay na sa simbahan ay laging nagpapatuloy ang pagpapahayag ng katotohanan na napakinggan ng mga apostol na nagmula sa ating Panginoong Hesus. At ito yung pagtuturo na tinuturo ngayon sa ating Ebanghelyo tungkol sa pag-ibig.
Kung atin pong tingnan, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan ngayon, Kapila 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang salita pong ginagamit dito ay ang salitang agape. Ang salitang agape na isang malalim na salita tungkol sa pag-ibig. Sa Koinokon na Griego at sa bagong Griego, modernong Griego, may limang salita ang pag-ibig. Una, ordinaryo, philia na pagmamahal, sinya na mutual na pag-ibig, at eros na ito yung mapanghangad na pag-ibig. Storge, ang pag-ibig na tinuturing mo ang iyong kapwa gaya ng bahagi ng iyong pamilya. At panglima, agape na wagas at dalisay na pag-ibig. Sa buong ebanghelyo natin ngayon ay ginagamit ang salitang agape. Sapagkat ito ang tinuturo ng ating Panginoon, ang kanyang utos ay tungkol sa agape. Una, agape sa Diyos. Pangalawa, agape sa kapwa-tao. Kaya kapag tingnan natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, Sulo 37 hanggang 37, ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, ay ibigin ang Diyos higit sa lahat. At sa versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Sapagkat kailangan tayong mamuhay sa pag-ibig. Kung tayo mamuhay sa pag-ibig, ang Diyos ay suma sa atin. Madama natin ang diwa ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo na gumagalaw sa atin sapagkat hinayaan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang gumagalaw sapagkat siya rin ang Espiritu ng pag-ibig. At kayo na tumatanggap ngayon ng sakramento ng kumpel ay dapat isabuhay ang diwa ng pag-ibig. Ang pag-ibig na siyang gumagalaw. Ang pag-ibig na siyang nagbabago. Ang pag-ibig na siyang nagpapaalab ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang pag-ibig na siyang laging nagpapabanal sa atin. Sapagkat kung tayo'y nabubuhay sa diwa ng Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay lalong yumayabong sa buhay natin. At kagaya ng isang ina, ngayon ay araw ng isang nanay, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakakalimot, bagkos lalo pang umiigting, lalo pang nagiging dakila, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Tapatan natin ito sa dakilang pag-ibig na laging ating ipahayag sa pagmamahalan sa isa, anuman at sino man siya, sa pagmamahalan sa loob ng mga tahanan at sa paggawa na mayroong pagmamahal upang laging nasasalamin ang Diyos ng pag-ibig sa ating buhay. At kung may pag-ibig, ang buhay ay may saysay. Amen? Purihin natin ang Panginoon Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanausuran mga yumao. Na may katlong araw na buhay magulit, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli, matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Amang bukal ng Tanang Grasya. At magsumamong dinggin niya ang mga pangilangan natin bilang simbahan, pamayanan, at minamahal niyang kawan. Atin itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari,
diakono at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo, mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ang bawat lingkod bayan at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming pahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan ito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, tunghayan mo ang iyong dakilang awa, ang aming mga pagsusumamo. Sa tulong ng Espiritu Santo, manatinuwang bukas ang aming puso, natukdin ang iyong dakilang kalooban sa pangitan ni Kristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin niyo batido upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman, panito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan, lalong ipinagdiriwang pagkain ng Mesiyas, mga tupa na tumubos sa aming lahat. Ang anak na minamahal, nagkain siling buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan.
sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kahit kaisa ng anghel, sisiawit ng papuri sa payos sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng Panginito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagpakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay may pag-asang silimuling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang sanasi, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Malay San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin, galing na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang kapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagdiriwang
sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin, at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nadiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin, at magpuri sa Ama, ibinangako kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng anak, ay pakinakabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon na po ang pagbasbas sa mga ina ngayong Mother's Day. Ama naming mapagkalinga, dinggin mo po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban nang basbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu sapagkat sa pangitan nila natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamagitan ng tapat na panalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan ng galak at kagalakan upang kanilang mapatuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayun na aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalaala, lalo na ang mga tahimik na tinataguyod ang kanilang pamilya, naglingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa pagkanan ng kanilang asawa at mga anak. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang lahat ng mga ina. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at mga lula. Ngayon na po ang maringal na pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos tutumbos at mukop sa inyo, pagundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya namang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng munubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamti naman niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon
mula sa kamatayan, pakundangan sa pamampalataya at binyag, kayo naway, mga katambal, na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglay ang pag-ibig at kapaan ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.